Hi Danny, good afternoon. Nagpapatuloy ang proklamasyon sa mga nanalong kandidato dito sa provincial capital ng Cavite. At katatapos lang maproklama ngayong hapon si incumbent Governor John Vicremulla para sa panibagong termino. Fresh term din ang makakuha sa Laguna ni incumbent Governor Ramil Hernandez. Dito sa Cavite, landslide win ang nakuha ni Remulla na may 1.3 million na boto habang nasa 100,000 lang ang boto ng pumapangalawa sa kanya. Malaki rin ang lamang ng kanyang running mate na si Athena Tolentino na may 1.1 million na boto kumpara sa 200,000 na nakuha ng kanyang katunggali. Sa pahayag, nanawagan si Remulla na tigilan na ang bangayan at simulan nang yakapin ang kinabukasan. Hopefully, tumigil na lahat ng mga galit natin. Hopefully, everything settles down and we will be announcing our major initiatives for the coming few years. Thank you for the next 3 years. It's been a good race. I think I have the mandate already. I promise to do my best for all of you by improving a lot of what we have now right now. Batay sa mga printed canvas reports sa ngayon, nanalo ang Pamilya Revilla sa mga tinakbuhan nilang posisyon. Sa District 1, natalo ni Jolo Revilla si Paul Abaya sa pagkakongresista. Sa District 2, landslide win din si Lani Mercado Revilla sa pagkakongresista rin. Wagi rin bilang miyembro ng Sangguniang Panlalawigan si Ram Revilla. Mananatili naman sa pwesto si Congressman P.D. Barzaga ng District 4 na nagkamit din ng landslide victory. Higit 200,000 naman ang lamang ni Hernandez kay Congresswoman Sol Aragones sa pagkagobernador sa Laguna. Nagpahayag si Aragones ng pasasalapat sa mga kumapit sa kanyang laban. Sa anumang laban, may panalo, may talo, pero ang mahalaga, ibinigay natin yung puso natin sa laban na ito at nagpapasalamat tayo sa lahat ng taong sumama sa akin sa paglalakbay sa laban na ito. Maraming salamat. Higit 300,000 naman ang lamang ni incumbent Vice Governor Karen Agapay laban sa running mate ni Aragones na si Jericho Ejercito. Danny, bukod dun sa mga Revilla na nabanggit ko kanina, dagdag ko lang, no, panalo rin si Strike Revilla bilang mayor ng Bacoor. Unopposed at matik na panalo si Naboying Remulla ng District 7, Oni Ferrer ng District 6 at AJ Advincula ng District 3 na katatapos lang maproklama ngayon. Masaya-masaya sila dito sa provincial capital. Sila ay mga bagong miyembro. May dati ng miyembro, si Boying Remulla, para sa Kamara de Representantes. Higit 1 million ang boto para sa pagka-presidente na nakuha dito ni Bongbong Marcos, 400,000 kay Lenny Robredo, at mayroong 900,000 na botong nakuha dito si Sara Duterte sa pagka-vice president, 200,000 kay Kiko Pangilinan. So vote rich itong lalawigan ng Cavite, nasa 2.3 million ang mga registered voters. Danny. All right, thank you. Thank you very much.